Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po mula niyo Coach PD Master Deniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Nagsimula na po ang US Championship 2021 at round number 1 po, no, nakalaban po ni Grandmaster Wesley So, ang isa pong rising star ng US Chess na si Grandmaster Jeffrey Chong na uwi po yun sa tabla. Ngayon naman po kalaban ni Grandmaster Wesley So sa round 2 si Grandmaster Dariusz Swiercz. Ano po bang nangyari dito? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Wesley, ang tinira niya po ay e4. Eto naman pong si Dariusz Swiercz, ang tinira niya po ay c5, so Sicilian. Nag knight f3 si Wesley, d6, and then bishop b5 ang pinawalan ni Wesley. Eto po yung tinatawag nilang Moscow variation eh. Pagka bishop b5, bishop d7, humarang, bishop takes d7, queen takes d7, and then c4. Ayan. So, pagka c4 po, nag-knight f6, pinipressure yung pawn sa e4, dinipensahan po yan, nag-knight c3, nag-knight c6, and then d4 na. Pagka d4 po, normally, ang ginagawa, kinakain eh. Tapos nag-knight takes. Pero, eto pong si Dariusz, no? Talagang tumira po ng medyo kakaiba. At eto po yung queen g4. No? Ang gusto niya po mangyari, kakainin niya ngayon itong d4. Pagkakain ng knight, queen takes doon, magwa-1 pawn up. Pagka c takes d4. So, ang ginawa ni Wesley, tinulak yung pawn, nag-d5. Pagka d5 po, knight d4 ang ginawa. Nag-knight takes d4 lang si Wesley. Queen takes sa d1, knight takes sa d1. And then, syempre, babawiin yung kabayo, c takes d4. Ngayon po, nakahang itong e4, kaya dinipensahan niya ni Wesley by playing f3. Pagka f3, nag-rook c8. Inatake ito pong c4 at yan na po yung nobility ng laro. So, ibalik ulit natin ng konti. Ang common na ginagawa kasi dito, nag-i-e5. Pinapatibay lang po yung pawn. Ayan. So, ang ginawa nga po, nag-rook c8. Weston naman, b3 lang. Relax na depensa. Pagka b3, nag-e5 na nga. Nag-g4 naman itong si Wesley. Napaka-agresibong tira. Gusto pong sipain yung kabayo, no? Grabe, kung titingnan mo ngayon yung pyesa ni Wesley, lahat po, eh nasa likod, puro pawn lang ang nakaporma. Pagka g4, nag-bishop e7 develop, king e2 lang, ayun o. Since wala na pong queen, okay na yan, di na magkakasting yan. Gigitna na po yung hari. Nag-h5 naman dito si Dariusz. g5 ang ginawa ni Wesley, knight d7, and then bishop d2 develop. Pagka bishop d2, nag-castling. Nag-knight naman sa f2, ayun, umiikot na po yung kabayo. Siguro ang mga target niya, knight d3, tapos pwede po siya mag-f4. Pagka knight f2, a6 eh. Yan. Eto naman, gustong bumiyak sa b5. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight d3 lang, tapos f5. Grabe, no? Talagang binabasag niya yung gitna. Siguro nasa isip dito ni Dariusz, nasa gitna yung king, kailangan basagin ko yan. Kaso pagka f5, g takes f5 lang ang ginawa, tapos nag-g takes f6, ayun. So, ang nabasag bigla, yung black. At dahil dyan, na-open yung g-file, no? Pagka rook hd1 check, nag-king h7. Tapos, nag-rook g3 lang si Wesley dito. Sabi ng engine bar, medyo lamang na daw ng konti si Wesley dahil may atake na, ayun, no? Paparating. Paparating na po yung rook g1. Ang ginawa, nag-h4. Pagka h4, medyo sobrang agresibo nun. Nag-rook lang po sa g4. Siyempre, inaatake. And then, nag-f5 para depensahan. Pagka f5, kinain lang ni Wesley yung f5. Rook takes f5. And then, rook ag1. So, eto na po, no? Lamang na daw po talaga si Wesley dito. Dahil, papasok na po yung tori sa g7, eh. O, hindi makaporma. At dahil sa rook g7 na threat, nag-rook e8 si Dariusz. Pagka rook e8, nag-knight f2, napakagandang maneuvering idea po niyan. Pupunta po yan ng knight e4. Lalakas yung kabayo doon. So, ngayon po, nag-knight f6 si Dariusz. Inatake yung tore. Nag-rook g7, checking the king. Ang ginawa niyan, napilitan mag-king h8. Ayan, only move.
Nag-rook F7 po si Wesley dito. Napakagandang tira. Nakapin po yung kabayo. Yung tore hindi makalis. Malilibre yung bishop. Tapos eto na po yung parating. Oh. Bishop H6. Tapos bishop lang po dito yari. Kaya nga napilitan dito si Darius mag-rook H5 eh, para walang bishop H6. Ang ginawa naman ni Wesley, rook G6. Ayun, so pre-nation po yung kabayo. And at the same time, pwede pa rin ata mag-bishop H6, no? Kaya ang ginawa ni Darius, tumalon yung kabayo, knight G8 para walang bishop H6. Walang kain sa F6. Pero sinimplihan na naman ni Wesley, knight lang po sa E4, activating the knight, putting pressure po dito sa D6, kaya dinipensahan niya rook D8, at after rook D8, nag-bishop G5 lang si Wesley, pinapalit yung bishop. Kasi po pag nawala yan, lalambot po ito pong D6. Kaya ang ginawa ni Darius, hindi pinalit yun, kundi nag-rook H7. Pagka-rook H7, eto na. Nagpakawala po ng napakagandang tactics dito si Wesley na kung saan halos mag-resign eh. At ito po yung rook takes E7 lang. Binigay po yung ture, no? Grabe, no? Pag yan po ay kinain ng kabayo, magkakaroon po ng bishop F6 check. Pasadong iharang yung ture. Siyempre, titikman lang yan at isang piyesa po na maliwanag. Pag naman po yan ay kinain ng tore sa H7, yun na nga po yung ginawa, rook takes E7, eh, grabe, no? Kasi pwede nang kainin yan, malilibre to. Pero si Wesley, so, hindi nga muna kinain, eh. Nag-bishop takes H4 muna. At pagka-bishop takes H4, napilitang mag-resign. Kasi, sakasal ko yung 1 pawn up na, at ang matindi dyan, malaligdagan pa yung isang pawn kasi babagsak yung D6, eh. Tapos magiging pass pawn yung D, immediately, sobrang daling ipanalo na po yun. Kaya hopeless na yung sitwasyon. Wala pa rin oras. Isang minuto na lang natitira. Kaya sumuko na lang si Darius. Ayun. At dahil dyan po, ano, nanalo po si Wesley. 1.5 points po siya. At ito po ngayon ang current standing ng tournament. Leading po si Grandmaster Wesley So together with Ray Robson and John Burke with 1.5 points. Ayun. Sumusunod naman sila Fabiano Caruana, Leniard Dominguez, Sam Shaklan, Samuel Sevian, Lazaro Bruson Batista, parang wrestler yun, ah. Daniel Ledoritsky, and Alexander Lederman with 1 point. At etong si Jeffrey Chong, 0.5. At si GM Darius Works, medyo masama na ro, 0 points pa po. Ayan, so 12-man tournament po ito, single round robin. On the board, lahat po yan magbabakbakan isa-isa. So, exciting. Abangan natin yung labang Wesley So at Fabiano Caruana. So, sana po may natutunan kayo at nag-enjoy sa video na to. Kung ganun po, ay maaari po bang pakilike at pakishare po ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please support my channel by subscribing. At pahit na po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na videos. So, paano po? Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.